gawin mong priority reason kung bakit nag-YouTube ka dahil passion at hilig mo ang gumawa at mag-upload ng videos. What's up guys? Welcome back to my channel, George Sanyosa. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, welcome! Huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell button para updated ka sa mga upcoming videos. So for today's vlog, pag-uusapan natin ang 10 bagay na dapat tandaan bago ka mag-YouTube. So tara! Come on! Let's do this! Number 1, find your niche. Bago ka magsimula mag-YouTube, dapat ay isipin mo muna kung hilig mo ba talaga gumawa ng video. Dahil sa paraang ito, ay madali mong malalaman kung ano ba talaga gusto mo ipakita sa sarili mong YouTube channel. Tandaan, maraming bagay ang pwedeng i-shoot gamit ng camera. Pwede kang mag-shoot ng magagandang lugar, mga kapaki-pakinabang na bagay, masasarap na pagkain, musika at iba pa. Halimbawa, kung hilig mong magluto o hilig mong mag-cover ng music at gusto mo yung video, ay pwede ka na magsimula. Kung nahihiya ka naman na makita ang mukha mo sa video, ay pwede ka naman mag-shoot na hindi nakikita yung sarili mo sa video mo. Maraming mga sikat na YouTuber ngayon na nagiging successful kahit hindi pinapakita yung sarili nila. So you see, maraming factors ang kayang gawin ng cellphone o camera mo. Ang importante ay kung handa ka na bang i-share yung mga videos mo sa ibang tao. Kung oo ang sagot mo, ready ka nang mag-YouTube. Number 2, always have a plan. Bago ka magsimula mag-shoot, ay syempre, dapat may mga plano ka na para sa YouTube channel mo. Ibig kong sabihin, ay huwag ka basta-basta mag-shoot na walang plano dahil napakalaking factor ang pagpili ng isang content para sa isang video. I suggest na may at least 10 plano ka na nasusulat na magandang content na gusto mong gawin sa sarili mong channel. Para sa akin, mas importante pa rin yung less videos with great content compared dun sa more videos without any content. Pero syempre, mas maganda pa rin yung more videos with great content. Ayos yun. Tandaan mo, importanteng-importante ang laman ng videos mo. Number 3, be prepared. Tama. Dapat ay maging handa ka sa oras mo. Dahil once pumasok ka dito sa YouTube, dapat handa ka mag-invest ng oras mo sa pag-vlog. Maging seryoso at committed ka dito. Hindi naman ibig sabihin ito na required ka na mag-upload ng video araw-araw. Of course, try mo pa rin as YouTuber kung kailan at ilang videos ang gusto mong i-upload within a week or a month. Anyway, ikaw din naman ang haharap niyan kung ano mangyari sa mga decisions mo. Ang pag-upload ng video sa YouTube ay napaka-importanteng bagay. Dahil dito ay nasasanay at na-update ang iyong mga subscribers na panoorin ang mga videos mo. Lalong-lalo na dahil bago pa tayo dito sa YouTube community at hindi pa tayo kilala. Skip mo na tong video na to kung feeling mo ka-level mo na yung mga artista. It means sikat at kilala ka na. Kahit mag-video ka na lang dyan na kumakain, ay marami pa rin manonood sa'yo dahil nga sikat ka na. Pero kung hindi ka naman artista level, kailangan tayo magbigay ng malaking effort upang mapansin tayo sa mundo ng YouTube. Kung consistent ka naman nag-upload ng video, ay nagkakaroon ka ng malaking chance na madagdagan ang watch hour mo para ma-meet ang isang requirement at maging eligible YouTuber. So maging handa ka kasi kung hindi mo may manage ang oras at schedule mo, kung kailan ka mag-video at mag-edit, ay pwedeng-pwede maapektuhan ang ibang responsibilities ng buhay mo. Number 4, build your own community.
Maraming mga sikat na YouTubers ngayon na successful na dahil meron na silang sariling community. Ibig sabihin nun, kahit anong pang ilabas na video nila, kahit anong content pa yan, ay merong manonood talaga sa video nila. Matatawag rin natin sila ng mga loyal na subscribers. Kung napapansin mo, nahihirapan kang umangat ang bilang ng subscribers mo dahil wala pang willing manood ng mga videos mo. Ibig sabihin, wala ka pang sariling community. Yung iba, ang ginagawa nila, nagsisimula muna sila mag-build up ng community sa Facebook. Later on, nung napansin nila na marami nang nanonood doon sa videos nila sa Facebook, doon pa lang sila nag-start mag-YouTube. Pero hindi pa huli ang lahat. Kung hindi mo naman nagawa yun at nagsimula ka na mag-YouTube ngayon, ang kailangan mo lang gawin ay magkaroon ng malaking effort upang gumawa at mag-upload ng magandang content para makabuo ng sariling community. Number 5, connect with other YouTubers. Ito ang isa sa pinakasimpleng bagay na gawin but most of the time taken for granted. Kasi minsan, yung mindset natin as vloggers ay gumawa lang ng video at mag-upload para kumuha ng maraming subscribers at views sa videos natin. Pero minsan nakakalimutan din natin na importante ang makipag-connect sa ibang YouTubers. Ibig kong sabihin, kung meron kang idolo ngayon na sikat na YouTuber na pinapanood mo yung mga videos nila, eh huwag mo lang bastang panoorin. Aside sa sinishare mo yung video nila at nilalike mo, ay mag-comment ka rin dun sa video nila. Alam mo ba na pwedeng i-recommend ni YouTube yung channel natin kung ma-identify niya na nakikipag-connect tayo sa ibang YouTube channel. Ibig sabihin, yung video natin pwede makita sa ibang YouTube timeline at YouTube newsfeed. In short, pwede makita nila ang videos natin sa kanilang YouTube community. Number 6, focus on your goal. In general, we have the same goal. Siyempre, yung ma-monetize yung YouTube channel natin. Pero napaka-broad ng goal na yun. Dapat ay gumawa tayo ng sariling goal natin para mas klaro kung ano bang gagawin natin step by step. Halimbawa, sabi ni YouTube, upang maging eligible YouTuber tayo, ay dapat magkaroon tayo ng at least 1,000 subscribers and 4,000 watch hours within 12 months. So kung yun ang goal ni YouTube, eh gumawa tayo ng sariling goal natin at deadline before 12 months. Mas maaga at gawa natin ng step-by-step plan para alam natin kung okay ba o hindi. Pwede yung goal mo is within 1 month, 2 months, or even 6 months time para maging eligible YouTuber ka at ma-monetize yung channel mo. And within that period of time, computing mo kung ilang videos ang dapat mong i-upload at ilang views ang target mo every videos to meet the requirement. Mas ayos yun, di ba? Strategic. Number 7, don't compare yourself to others. Napakasimpleng salita na alam kong alam mo naman ang ibig sabihin dyan. Pero minsan talaga hindi naman talaga natin maiwasan na may compare yung sarili natin dun sa mga sikat na YouTubers. O siguro, kung meron tayong kasabayan na YouTuber na gumawa ng channel, tapos yung YouTube channel nila ay na-monetize na at yung sa'yo hindi ba? At nawawalan ka na ng tiwala at pag-asa sa sarili mo. Mali. Huwag mong gawin yan sa sarili mo. Tandaan mo, lahat tayo ay unique. At lahat tayo ay may kanya-kanyang tamang oras na bigay ni Lord. Kailangan lang nating pagtrabahuan ng mabuti. Huwag kang manghina at magtiwala ka. Dahil kung susuko ka ngayon, ay hindi mo talaga maabot ang gusto mo. Kapit lang. Number 8, always be confident. Yun yung kailangan mo upang maging successful ang pag-vlog mo. Walang gustong maging vlogger na nahihiya sa harap ng camera. Yung confidence naman na earn yan. So lahat ng tao, alam ko, kaya gawin yan. It's just a matter of choice. So kung 100% confident tayo sa gagawin natin,
ay mas malaking factor na mas mabilis natin makuha yung goals natin. Number 9, be patient. Darating ang panahon na mararamdaman mo sa sarili mo ang pagod. Na mararamdaman mo sa sarili mo na nawawalan ka na ng tiwala at pag-asa. Na kaya mo bang abutin at i-meet ang requirement ni YouTube? Kung darating man ang panahon na yun, tandaan mo, be patient. Kung ang sitwasyon mo ngayon ay nasa baba, ang kasunod niyan, syempre, walang iba, kundi pataas. Lahat naman ng masikat na YouTubers ngayon ay nagsimula sa zero subscribers. Imaginin mo na lang kung bumitaw sila sa mga pangarap nila noon. Eh, wala sana tayong mga idolo ngayon. Isipin mo na lang, baka sa isang araw, ikaw na naman yung idolo ng mga bata pa ngayon. At i-share mo sa buong mundo ang lahat ng pinagdaanan mo kung gaano kahirap at kasaya na maging successful YouTuber. At hindi mo magagawa yan kung ngayon ay bibitaw ka. Tandaan mo, mas madaling bumitaw kaysa lumalaban. Pero mas maganda pa rin ang dulo sa lumalaban. Number 10, content over monetization. Huwag mong iisipin agad ang pera para sa YouTube. Totoo, magkakasweldo ka sa YouTube. Alam naman natin yan, magkakapera ka. Pero kung nag-YouTube ka at ang mindset mo ay magkapera lang, nako, nasa maling landas ka kapatid. Hanggat maaari ay umalis ka sa landas na yan at baguhin mo ang mindset mo. Mapipressure ka lang. Gawin mong priority reason kung bakit nag-YouTube ka dahil passion at hilig mo ang gumawa at mag-upload ng videos. That you want to become an inspiration to others. Yung pera ay bonus factor na lang sa hard work natin yun eh. Kung maganda naman talaga yung content natin, ibibigay naman talaga ni YouTube yun. Kasi alam nila na deserve natin yun. Sa ngayon, ay mag-focus na lang muna tayo sa paggawa ng magandang content at i-enjoy natin yung buhay as vloggers dahil passion natin to. At one day, magugulat na lang tayo na may magandang nangyari sa sipag at tiyaga natin. Okay, that's all for today's video. Shout out to Daven Delizon. Kung gusto mong magpa-shout out, just comment down below at isa-shout out natin yan for the next video. Kung nagustuhan mong video na to, please don't forget to like, comment, and share. At huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell button para updated ka sa mga upcoming videos ko. See you next video. This is George Sanyosa. No hate, just love.